yung infections, kung ano sa tracheostomy po. Opo. Yeah, po. Kasi po, una, bakit kailangan natin i-tracheostomy si Sir Ignacio, no? Kasi po, simula nung nalipat po siya from Navotas, mm-hmm. December 21, ako rin naka-receive sa kanya noon. Dapat, ngayon po, December 30 na. Mm-hmm. 10 days na po siya naka-intubate, nakatubo. Mm-hmm. Dapat sa 10 days na yun, at least man lang naihiwalay na natin siya. Mm-hmm. Meaning, na-win na natin siya doon. From AC mode, ibig sabihin assist control, buong machine niya hihinga para sa kanya. Mm-hmm. Siguro dapat in 2 to 3 days time, simula no December 21, na SIMV na natin. Yung ibig sabihin, yung siya, may hihinga siya ng pusa, pero pag napansin ng machine na, ay hindi siya umihinga, bubugay yung machine for him. Pero kasi ang system po, trinay po gawin yun, hindi kinakaya yung patient. Ngayon actually, naka-SIMV siya, pero it took us almost 10 days para mailagay siya doon. Isang araw po, nagganyan sila eh, so nag-alternate, mm-hmm. and then, umokay naman, yun nga lang, ano, bumalik po nung ano. Okay. Tapos, pero the next day, almost, umulay naman po siya naka, eh, ano eh. Opo, pero kasi, may sabihin, ang tagal bago niya kinakaya yung pag-win sa kanya, mm-hmm. from win off sa machine. Ang intubation po natin, maximum time na doon is 14 days. Okay. Yung 14 days na yon dapat naihiwalay mo sana siya. Eh, siya kasi aabot na tayo eh. Mm-hmm. Day 10 na po tayo mm-hmm. ngayon. Pagdating ng January 3, 14 days na yon. Hindi, mukhang sa 14, yung susunod ng mga apat na araw, malabo na yung maitanggal pa natin siya dyan sa makina. Lalo mm-hmm. na, si tatay, hindi siya gising. Mm-hmm. Kung ano yung diwa niya noong December 21 hanggang ngayon, same lang po. Same yung physical findings pa rin sa kanya. Halos walang nag-improve pa rin siya. Pero kahit po may yung mga sinasabi na gising na siya or yung nakakapag-respond siya with yung pain. To... Kasi po nakita ko siya noong December 21, same lang eh. Same na same. Pati yung pagtingin ko sa mata niya, pareho rin po talaga eh. Kung ano yung scoring namin sa kanya nung December 21, same pa rin po siya sa akin ngayon. GCS 6 to 7 dati, ganun pa rin. Almost gulay, para ganun. Best po dyan kasi, ngayon, di ba sinasuction natin siya sa tube? Medyo nagbabara na, hindi ba rin syempre maiwasan yun kasi kung marami talagang secretions na nasasuction, na kahit mayat maya mo isuction, eh madikit talaga, may posibilidad na magbara po doon sa tubo. Eventually po kasi panagbara po yung tubo, kena kamaki na si tatay, konti yung papasok na hangin kasi barado na po yung tubo eh. So, mangyayari, babagsak ang oxygenation niya sa katawan. So, ang magiging response lang natin dyan is to re-intubate the patient. Tutubuhan po natin ulit nang malinis ulit ng tube, walang bara. Pero kasi, lalagpasa po tayo doon sa cut-off nga natin na 14 days. Kaya ang best advice po talaga is to do tracheostomy. Uh-huh. Imbis na yung tubo sa bibig po, papunta sa baga, yun, diretso po dito sa trichea, yung pinagdadaanan po talaga ng hangin. Yung dito po, pag sabi nyo nga, trik-trik, dadaan ng hangin. Pero ang problema po, mas prone sa infection? Hindi naman po mas prone. Mas prone pa nga po yung ganyan din talaga. Yun po talaga, diretso dito sa baga na yun. Mas babypass mo yun sa bibig na lahat eh. Ang suctioning mo talaga, mas malapit talaga doon sa pinakailalim na airway. So far po, baka kasi yung dito niya talaga, ang sabi ni Doc doon sa kahapon po, yung sinabi niya yung tungkol sa x-ray result, puno daw ng... Opo eh. So yun, yun po yung... Opo. Pneumonia to begin siya, with, noong December 21 po nag... May pneumonia na siya yun eh. Ang naalala ko talaga sa kanan yung kanya. Eh, di ba parang na-admit po si tatay December 18 to 20, na-discharge na top ng one day, balik na naman. Sabi ko, but na... Eh, before po, nung naka-antibiotic na rin siya nung 18, mm-hmm. na oral, yung levofloxacin. Mm-hmm. Tinuloy natin yun dito, pero eventually, na-shift siya sa mas matapang pang-antibiotic sa suero. Talaga po may pulmonya din. Yun dito, ang purpose is to, para mas... ma-suction mo na yung buong secretions niya. Tsaka at least wala ka ng, you know, yung papalit-palit tayo ng tube.
each time na magbabara. Kasi eventually yung papasukan nun, yung pagdadaanan ng tubo, mamamaga na mamamaga. Kasi diba trauma ng trauma, pag namaga po yun na namaga, kikipot. So next time, kung kailangan mo siya ulit i-re-intubate, useless kasi hindi mo na maipapasok. So best po talaga, ito na. So kung sakali pong gagawin yung procedure, how long would it take? Tapos tinatanong din ba ng brother ko kung more or less magkano po yung magiging? Ang tracheostomy natin, depende po kasi yan sa surgeon na gagawa, kung magkano. Siyempre may PFC na ganyan. Yung, alam ko, yung tracheostomy, yung mismong aparato na ilalagay dito, more or less nasa 8 to 9. Yun yung last ko po kasi dito sa isang pasyente, nasa 8 to 9. Oh, so? Pero pa siyempre may OR fee pa, professional fee pa nung maggagawa yung anesthesiologist, yung surgeon. Pero yung, kasi yung procedure, less than an hour. Hindi po ba mas maka, ano, parang mailalagay siya in danger once na surgery or what? Hindi naman hindi po. Naman po. Hindi naman po. Siyempre pa ganyan po, may clearance pa rin niya. Pero most likely, ika-cardiac monitoring si tatay. Ibig sabihin, once na ginawa yun, may magbabanday mong resident doctor, may fellow din po na cardio. Habang ginagawa yun. Yung anesthesiologist din naman, marunong din po yung manage ng patient, hindi sa kumakat. Pero yung ganyan, magbabantay po talaga kami lahat. Tsaka, ano po tawag dito, mabilis lang po yun. Hindi po siya tatagal ng more than 1 hour. So, kung kayo po yung, ako, as you're in my shoes, ano, mas i-ano niyo po ito, mas ipupush niyo? Ako po, i-ano ko talaga, na-i-try ko gusto niyo. Kasi hindi po talaga natin pwedeng hayaan na more than 14 days na naka-tube. Tapos lalo na yan, nagbabara na tayo eh. Kung i-re-intubate natin yung si tatay, pwedeng mag na yung... Kasi may butas po kasi tayo ganyan. Kasi nga po nakikita ko eh, every time sinisuction siya sa maraming blood yung lumalabas. Which is... Eh syempre pa nag-clock yun, namuo, babara siya eh. Di nagbuo. Mas maliit yung papasukan na ng hangin. Yung blood po bang nasa-suck out is from where does it come from? Siyempre ano po yun, more of trauma na rin yun, di ba? Kakasaksyon, ganyan. Pero kasi hindi naman po natin hindi pwedeng isaksyon. Kasi katulad yun, meron naman siyang blood clot. Baka may magkapal yung yung buo na dugo doon. Eh kung hindi pa natin isaksyon, mas lalo. Yeah, kasi ngayon, ito, yesterday, talagang narinig ko na siya na umuubad na eh. Apo. So, kumbaga sabi ko nga, talagang nahihirapan na mag-ubo. Apo. Kaya, mas maganda po talaga sana. So, kung sakali po tomorrow, kasi antayin ko po yung mga response ng mga brothers ko. So, kung sakali po tomorrow, mga what time po siya gagawin? Ganito po yun lang. Pag kung may decision po kayo, sasabihan nyo na po, kung ako yung duty pa, basta sabihan nyo na po yung nurses kung may decision na. Para makausap nyo, ako parang yung resident na mamaya umaga kasi alas 8 palitan namin. Okay. Or yung next si Amy Lim. Yung basta ulit-ulit na ano. Dok, hindi po siya malalagay in apo. Any way, in any danger. Hindi naman so, po. Opo. I-monitor pa tapos naman. Tapos makakatulong po talaga sa kanya. Opo. Yan. Kasi less na yung kasi ano natin. Yun yung isang concern namin eh. Makakatulong ba siya sa paggaling ni papa ko. Siyempre yung iba yung ano natin na sa stroke niya. Yan kasi more of yung para so, ma-prevent yung further na ipupush pa natin siya, i-re-intubate. Tapos po if ever, kunwari nagawa na po to, anong niya? Kasi ang inaano namin, baka hindi magsara or... Hindi po siya talaga masasara. Ano po ba yung cons nitong treatment? Actually, wala naman po. Talagang hindi siya magsasara as long as may nakasalpak dito. Apo. May mga cases na yung mga gising na pasyente, kaya nang huminga on their own, tinatanggal niya if hindi healed eh. Pero sa kanya kasi kung ganyan si tatay, parang hindi niya kaya huminga pa para sa sarili niya, tulog siya. So, dyan lang yan. Talaga pong magka-close naman siya. Hindi po siya talaga magka-close. Kumbaga may butas dyan, pero may nakasalpak. Pag tinanggal siya, opo, pwede yun. Okay. Pero sa kanya, hindi pa natin iniisip talaga na baka eventually matanggal yun. Mm-hmm. Opo. So kung ano po, before 8 o'clock kailangan advice ko? Or kahit naman po, kung hindi naman po, kasi may resident, may palitan naman kami, i-endorse ko din po sa kanya. Kasi kami po yung magsasabi to decide now para po kung if ever sa kanya daw po yung kasi po ang mangyayari is recommendation ng surgeon. Opo, isasabihin namin sa kanya, doc, ito po, actually in-update ko na hindi pa kayo decided.
once na may decision po kayo, kunyari, go tayo, hindi naman po agad yung magagawa pa. Parang, alamin pa natin kay Dr. Mary Ongo kung sino po yung surgeon na preferred niya na gumawa nun. Yung surgeon na yun, syempre, i-assess niya rin yung patient, tapos sila mag-schedule kung kailan gagawin. Okay. Yeah. So, basta hindi nila pagpatagal yung 40 minutes. Ako, alam ko. Sige po, Dr. Pwede po, ang ano po, tapos, pwede po. Okay. Thank you.